Ang kalderet, ang kambing, ay isa na namang kapuri-puring pagkain ng Ilocos Region. And a Filipino version of goats too. Ang masarap na pagkain ito ay ginawa gamit ang laman ng kambing, tomato sauce, mangilang-ilang gulay na pinalinam ng panang liver spread, pinalapot naman ng keso na may hatid na creamy at cheesy flavors, at maanghang-anghang na hagod sa lalamunan, kaya lalong gaganahan, mapaulaman o pulutan, lalo na sa Noche Buena ng darating, anumang salo-salo at kasayahan, kasama na ng iyong kaibigan, barkada at kapamilya, garantisadong lahat sila. Thumbs up! Muling nagbabalik para sa inyong lahat, ka-NSTLC. Ito po si Nurse Sam, tunay lang hap. Charap! Sam, a nurse by profession and cooking is my passion. Tender Loving Care or TLC has traditionally been used as a defining term that characterizes nursing, which entails expression of comforting the human spirit. On the other hand, as far as cooking is concerned, TLC, which stands for Tunay Lang Hap Charap, is conceptualized by yours truly to share expertise in different Filipino cuisines blend with compassionate love. Alam nyo ba kay NSLC na sa mga bansa ng Asia, Latin America at Africa, madalas karne ng kambing ang kinakain at nasa maraming konsumo? Dahil ang karne ng kambing ay may mas mababang taba at kolesterol kaysa sa baboy, baka at manok. Hindi rin ito ang nagiging sanhi ng allergic reaction at tinanggap bilang isang produkto ng pagkain ng lahat ng mga relihiyon sa buong mundo. Imagine nyo, nasa 100 gramo ng karne ng kambing ay naglalaman ng 216 kilocalorie na ginagawang angkop para sa nutrisyon na sa pagkain. Ang karne ng kambing ay kasama sa menu ng mga bata, may sakit, nagda-diet at matatanda. Yun nga lang, medyo may kataasan ng presyo, pero pinakamasustansya naman, di ba ka-NSTLC? Para sa ingredients and exact measurement ng creamy and cheesy kalderetang kambing, ito ang ating kakailanganin. 1 kilo goat meat cube. Malinis na ang binili namin, saka pinatantad na rin ng pa-cubes. Pinatabi ko ang balat dahil masarap para sa kinilaw. Susunod dyan ka-NSTLC. Idin natin ng 1 tablespoon garlic minced, pati 1 piece onion chop, 2 medium-sized ginger chop pa rin para tanggal lansa. Sabi nga nila may gami o mapanghi at malansa na amoy ang kambing. Kailangan din natin ng 150 ml ng tomato sauce at spaghetti sauce para mas masarap at manamis-namis na lasa, kaya sweet flavor ang pinili ko. Gumagamit din ako ng 1 medium pack kaldereta mix para sa additional flavor, kaya pag pinagsama-sama ninyo lahat ito ka-NSLC, tsak na mapapawaw ang lahat ng kakain. 1 medium size bell pepper slice, 2 small can liver spread. Pag nagluluto ako ng kaldereta mapakarni ng baka, baboy o manok, di nawawala ito dahil it gives extra flavor sa kaldereta. 3 pieces bay leaves, 2 pieces chili, optional yon. Maanghang na kasi ang kaldereta mix na nasa sachet, kaya nasa sa atin na yon. Since pampulutan din ito, kaya inanghangan ko pa ka-NSTLC. 2 pieces carrot cube, pati na rin yung 3 pieces potato. 3 tablespoon margarine for extra flavor also. 1 small can garbanzo sauce, maarte kasi ako magluto ng kaldereta. At anumang pagkain, gusto ko kumpleto ricados, talagang ginagastosan ko yan. Kasi gusto ko satisfied ang lahat ng kakain. Lagyan na rin natin ng 1 cup green peas. Eto pa, 1 gram cheese grated para mas creamy at cheesy flavor
at malapot-lapot na sabaw halos dumikit na sa laman. 2 teaspoon pepper, crush. 1 cup beef broth or beef cube. Pag wala po tayong beef broth, beef cube na lang, pwede-pwede na yon. Then, 2 tablespoon soy sauce, nidin natin ng 2 teaspoon salt at 4 tablespoon cooking oil. Kaya wag na natin patagalin yan kay NSLC. Let's go! Para naman sa paraan ng pagluluto, itong dapat nating gawin. Pakulo lang natin ang pinirasong karne ng kambing sa malalim na karserola na may tubig. Lagyan natin ng asin, paminta, bay leaves, at luya. As mentioned kanina, may kakaibang amoy kasi ang kambing pero itong nabili namin, wala naman. Pero para sure lang, lagyan na rin natin. Pakuluan natin until na lumambot. Wala akong binigay na oras since depende kasi yan sa nabili nating kambing. Kaya kurut-kurut na lang every now and then para malaman kung malambot na. Idain lang ang sabaw ng pinagpakuluan ng ganito. At dahan-dahan na, baka maluto pati daliri nyo. At ka NSLC, huwag pong gamitin ang sabaw nito as broth mamaya. Kasi ganun din, bakit pa natin pinakuluan kung gagamitin din nating sabaw? Sana diretso na lang. Sa iba kasi, nilalagyan o binababad sa suka. Sa akin kasi, para sure lang na ala talagang amoy, don't worry ka NSLC, di naman totally mawawala o tatabang ang lasa ng karne. Nasa nagluluto yan, kaya watch ninyo till matapos ha. Unahin natin isa lang o i-fry ang carrots. Since malambot o pinakuluan na natin ang karne ng kambing at di totally malabog o lumambot, iprito na natin ito at potatoes para na din sa magandang presentasyon. Shiny ba? Yun. Isunod na natin ang patatas, ganun din, at pag okay na, hanguin at iset aside. Huwag nang hugasan ang pinagprituhan ng carrots at patatas, additional lasa din ito. Instead, lagyan na lang ng margarine at o butter para pangdagdag lasa. Tunawin lang sa kailagay na ang bawang. Haluin para even ang pagkakaluto. Pag golden brown na, isama na ang onion. Glisin mabuti. Pag okay na, isunod naman ang pinakuluang goat meat. Haluin din. Saka takpan. Lagyan ng konting toyo. Ilagay na rin ang beef broth. Kung wala, sabi ko nga, pwedeng-pwede ang beef cube. Saka lagay na rin natin ang ibang spices like pepper. Haluin bahagya. Isunod ang tomato sauce. Mas masarap pag naglangis ito mamaya. Saka spaghetti sauce. Gustong gusto ko yung nag-eeksperimento. Pero sa awa naman ng Diyos, positive naman ang result. May lasa na rin. Kasi kaya additional lasa na naman ito kay NSTLC. Ito yung sinasabi ko kaninang sekreto na pinagsama-sama mo. Superb ang kalalabasan, lalo pag pinagsama or sinamahan pa natin ng caldereta mix. Lalo na, haluin lang mabuti para magsama-sama ang lahat ng ingredients at nang mag-blend. Amoy lang, sold na tayo. Tapos, lagyan pa natin ng liver spread, isa o dalawang maliit na can. Saka cheese, pa-i-grate lang natin ng ganito. Kay NSLC, lagyan na lang natin ng water, depende sa gusto nyo. Gusto ko si dito sa bahay, yung malapot-lapot siya, na halos nakadikit na yung sauce sa laman ng kambing na pagkinain. Mana, mapapapikit ka sa linamnam. At satisfaction guaranteed pa. Ika nga. Ilagay ang sili, depende sa anghang na prepared ninyo. Sabi ko nga, gagawin din itong pampulutan kaya inanghangan ko pa. I-add na rin natin ang green peas, garbanzos, at bell pepper para sa mas matinding lasa.
Lagyan pa natin ng konting sugar. Again, para di tamisan, kundi pampalasa pa. Saka i-add na rin natin ang carrots, potatoes, haluin. Saka i-off ang apoy. I-transfer sa serving tray. Tawagin na ang buong barangay at ipagmalaki ang inyong creamy and cheesy kalderetang kambing. Kain na tayo kay NSTLC! Thank you very much kay NSTLC for watching. Once more, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And don't fail to hit the notification bell for the next video. Muli, ito po si Nurse Sam na nagsasabi, ang tunay lang hapcharap ay nasa pagkaing tatak Pinoy na may pagmamahal. Bye-bye!